sino dapat ang dapat iboto. Nasaan ko ba to? Eh, nasaan pa? Hindi na kay VP Lenny. Sinurrender ko na po. Alam niyo, tuwing eleksyon, total malapit na pag-usapan na po natin, ha? Okay na po ba magkwento po ako? Ito po ako. Tuwing eleksyon na, kadalasan ng mga gamit na salita ng mga politiko, tuwing tinatanong sila kung bakit po sila tumatakbo, ang mga salitang yun yung dahil gusto ko pong magbigay ng servisyo sa bayan. At para po sa mahihirap. Para sa pag-uunlad ng lahat. Ay, ito pala si VP Lenny. Hello po, mga inamisong. Naniniwala po ba kayo doon sa sinasabi ng lahat? Tanong ko lang po. Kasi para sa akin, parang hindi po natutugma. Parang ang daming mga politiko na ginagamit ng puto para makakuha ng boto, pero kaliwa sa lifestyle nila. Di ba po? Ang daming mga politiko na namumuhay lavishly, pero hindi man lang tumulong nung pandemic o nung kahit na anong sakuna. Paano nyo po masasabi na para po kayo sa mga tao? Paano po yung masasabi na kayo po ay nagsiservisyo para sa tao kung kayo nga hindi nyo kaya bumaba sa pedestal nyo para lumapit sa mga tao? Alam nyo ho, yung 100 plus billion na ill-gotten wealth na hindi pa po natin nakukuha. At saka yung 203 billion na hindi pa po nababayaran. Ang dami po sana natulungan nun. Sabihin na po natin, yung claim ay hindi totoo. Okay, sige, pagbigyan na po natin. Pero bakit po ganun? Kung servisyo pa para sa tao, sana binigay na lang po nila yan sa tao, total mayaman naman po sila. Bakit yung ibang tao, nakakarapot yung kita, kaya magbigay sa tao, pero sila na bilyon-bilyon ng pera sa bako, hindi nila kayang bumaba sa mga tao at tumulong. Nakakapagtaka po. Bakit? Alam niyo po, masabihin naman nila siguro negative campaigning. Hindi po ito negative campaigning. Ito po'y para sa tao. Dahil yung 203 billion na yun, sino po dito ang nagkasakit ng pandemic? Pamilya na nagkasakit. Sino po'y nahihirapan pumasok sa ospital? Yung mga namatayan sa parking lot ng ospital dahil kulang ang ospital. Kulang ang health workers. Yung mga health workers natin na kailangan pa mag-abroad para kumita. Yung mga pamilya na kailangan maghiwalay para makipagsapalaran. Yung mga tao na tinefrenta, susunugin namin yung bahay nyo. Papalayasin namin kayo dyan pag hindi kami nanalo sa area ninyo. Sila po, yun po, dapat po natulungan po iyon. Ngunit hindi po nangyari. Ang laking bagay po sana kapag ginawa po nila yun, di ba? Parang patunay po na tumakbo po sila na wala pong vested interest. Di ba? Kundi para po talaga sila sa pagservisyo ng mga tao, hindi lang po para sa kanila at sa mga tao sumusuporta sa kanila lang. Okay. Alam mo po, sa pag-iikot-ikot ko, I love you po. Sa pag-iikot-ikot po talaga, kawawa kapag mahirap ka. Kawawa ka kapag mahirap ka. Kasi people with power can easily take advantage of you tapos wala kang kalaban-laban. Diba? Kaya ako po, lumalapit po ako sa inyo. Huwag po sana natin bigyan ng kapangyarihan o dagdagan pa ng kapangyarihan yung mga taong nang loko sa taong bayan, yung mga nagnakaw sa taong bayan. Nandun po sila sa kabila. Nagsama-sama po sila doon. Ito magbabago kung paulit-ulit na sila na naman.
nakakatawa po kung isa po sa mga ibinibintang kay VP Lenny, na puppet daw po siya ng mga Aquino. Nababasa niyo po ba yun? Kamag-alak na nasa pwesto, wala na naman ba, di ba? Nakakatawa yun talaga. Sino? Si VP! Ay, nakakawawa naman yung bata na nanahimik, di ba? Kaya alam niyo ako po itong election, pinag-isipan ko po talaga mabuti kung sino po ang magiging presidente ko. Tubig! 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 Ay! Mamaya, mamaya ka. May tubig po ba? Tubig daw po dito, guys. Mga mahal po natin volunteers, kailangan po ng tubig dito. Parang kulat po ang isa. Pasok lang po ah, para makapagbigay po ng tubig. Okay na po ba lahat? Importante po kayo? Yung po importante? Ha? Hindi na maintindihan. Okay na po ba? Ito na yung sinasabi ko. Sorry. Okay lang po. Ngayong election, pinag-isipan ko kung mabuti talaga. Kasi wala na naman kami pakinabang. Kami mga artista. Pag pumasok kami sa politics, nandiyan yung bashing. Wala naman kami kinikita dito, di ba? Ano gusto mo, water or speech? Andali lang. Wait lang, wait lang. Okay pa? Okay ka, sige, sige. Papinilan ko ng tubig dito. So pinag-isipan ko pa muna, ang presidente ko po hindi po takot lumapit sa tao. Siya po po mismo lalapit sa'yo at ilakapin ka. Ang presidente ko po may konkretong plano. Plano para po sa ikauunlad ng lahat, hindi lang po ng ilan. Ang presidente ko'y laging handang tumulong. Hindi po magarbo ang kanyang pamumuhay. Hindi po siya takot sumakay ng bus o kaya umangkas sa motorsiklo. Ganun po siya kasimpleng tao at yun po yung kailangan natin, presidente. Para po sa akin, dun po tayo sa kulay rosas. Hindi sa mga dapat iposas. Wait lang! Tapusin yung sinasabi ko. Nailapit ko na po sa inyo ang aking presidente. Ang hindi ko pa po nasasabi, officially, ay ang aking vice-presidente. Nakapag-usap po kami ng nakaraan. So may tanong po ako, sabayan niyo po ako. Sino po ang presidente natin? Sinong vice-presidente? Magbilang anghel po sana kayong lahat. Maraming salamat po! Ako po si Angel of C. Para po sa bayan. Thank you so much. Salamat, Angel of C. Ang kwento ng kampanyang ito ay kwento ng taong bayan at ng lahat ng volunteers na kasama natin sa ating laban. To honor the people behind our movement, let's watch this special audio-visual presentation by the Robredo People's Council.